Hi guys! So, welcome ulit sa isang episode ng aking vlog. Today, mag-unbox tayo. Ewan ko lang, napakaswerte ko siguro dahil in-order ko to sa Lazada during the Enhanced Community Quarantine. Swerte ko lang, siguro nakaabot ako sa cut-off ng Lazada. Dahil dumating siya the other day, dineliver siya, nagulat ako na dineliver. If hindi nyo nabasa yung title, ang in-order ko ay hair clippers. Actually, madaya ako kasi binuksan ko na siya. Dahil hindi ako makakapagpagupit during the Enhanced Community Quarantine, so naisipan kong umorder ng Philips na Series 3000 na hair clipper from Lazada. Bale, ang price nito ay around 2,500. According sa reviews, madali lang daw ito gamitin. First time kong gugupitan yung sarili ko if ever. Susubukan natin and magbibigay tayo ng review. But first, mag-i-unbox muna natin siya. Kaya ako lang binili ito dahil sa COVID-19 na events. Hindi ako makapagpagupit, medyo mahaba na yung buhok ko. Naisipan ko baka kaya naman on my own based sa napanood ko sa YouTube. Mukhang madali lang, mukhang simple lang. Pero ewan ko, baka mahirap pala. Tingnan natin kung magkamali man ako sa paggupit ng buhok ko. Well, naka-enhanced community quarantine naman, so haba pa naman siguro itong buhok ko. Yeah, for now, i-unbox muna natin. Tingnan natin kung ano yung mga nasa loob nitong Philips na hair clippers. Let's see. Ayan guys, dito ko na lang siya sa chair i-unbox kasi feeling ko mas madali dito. Yan, wala akong medyong matinong setup pa sa table para medyo hindi distracting. So, I think dito na muna tayo mag-unbox. O sige, buksan na natin to. Since, actually, sinilip ko na yung loob nito. Just to read yung nasa box labels. Easy even haircut daw. Na-mislead ako nito sa Lazada kasi corded use lang pala siya. Nung una, akala ko cordless siya. So, if naghahanap kayo ng cordless na hair clippers, hindi ito yon. Sa picture, wala siyang cord. Pero according dito sa box, corded use lang. Ang maganda lang dito is auto-volt siya. So, kung nagta-travel kayo, pwede niyong dalhin to sa US, Canada, 110 na outlet, gumagana siya. O sa 220. Yun lang yung positive doon. Then, yan, according dito, may 13 length settings siya. Anyway, tingnan na muna natin yung nasa loob. Itong mga manual, tabi na muna natin. Tingnan lang natin yung product. Pakita ko muna. Yan, yung setup. Ito yung mismong clippers. Tingnan natin. Color navy blue yung kinuha ko. Walang black eh. Ito lang yung available. I would prefer black. Dahil yun yung favorite color ko. Ito yung blade niya. Then meron kang 13 settings. Dali, hindi ko makakabit. So, ito yung mga settings niya. Meron ka nitong comb. So, ito, ina-attach to dun sa mismong hair clippers. Ayan, ito na siya. Pwede mo na siyang pang-comb pag nagugupit kayo. I think ito yung mga nakikita similar dun sa mga attachment na sa barbero. So, ganun din lang siya tanggalin. Anyway, gusto ko siya subukan. Kung gumagana siya. Pero bago yun, pakita ko lang din yung cord niya. Ito yung cord na Philips. So yan, basic cord. Ano yung saksakan niya? Medyo iba yung saksakan niya. Hindi ko alam kung standard to. Then, meron rin ng panlinis na brush. So, I think panlinis to dito sa blade. So, yun yung laman ng box. Tingnan natin kung gagana. Sasaksak ko lang. Isaksak ko na siya. Medyo mahaba naman yung cord niya. Dahil medyo malayo yung saksakan ko. Ayan, gumagana naman yung clippers. Ayan yung tunog niya. Ayan lang yung laman ng box. I think may warranty rin to na 2 years. Pero kailangan nyo mag-fill out yata ng warranty card. That's it for the unboxing. Let's try to cut my hair and do a review.
Let's go! I think ready na tayo. Bale, gusto ko lang ipakita yung before. So, ito yung before. Ready na tayo magkupit. Pero first, kailangan ko basahin yung buhok ko. Medyo basa na yung buhok ko. And, gumamit na rin ako ng tuwalya. Since wala ako nung binabalot ng barbero para hindi ka malagyan ng buhok sa damit mo. Mag-start na tayo. Based na napanood ko, ganito lang siya eh. Hanapin mo lang yung hati. Then para safe, nagamit na lang din ako na itong clip. Hindi ko alam kung effective to pero gawin na rin natin. So ayun yung hati. Then pwede na tayo mag-start dito sa left side. To be safe, yung highest setting na muna yung gagamitin ko. Na lang maliliit lang yung nagugupit niya. Pero kasi I wanna play it safe na muna. Since first time ko to. Pero effective siya, I would say. So, nagsistart ako sa pinakamalaking setting nito, which is 23. Kasi first time ko. So, gusto ko lang i-feel muna. Yan, scooping motion daw. So, pag ganito. Parang pag ganon. Yan. Try natin babaan. Ayan, bababaan ko na ng 13. Okay na siguro yung ganito. For now. Try natin sa 11. I think pwede na tayo din sa other side. So, hahatiin lang natin the other side. Yan yung hati ko. Then, yeah, we can start with it. 23 lang uli. Itong back medyo challenging. So, let's see. Kailangan mo na extra mirror. Buti lang meron ako. Kailangan mong pakita. So, yeah. Start muna tayo sa 23 para safe ulit. Medyo challenging kasi ito. Medyo challenging itong back ha. In fairness. Babaan ulit natin yung setting. I think okay na ako doon, so I think pwede na tayong mas maliit para doon sa likod. Bilinisan lang natin tong nape natin. Ako na lang din dito sa gilid. Ayan, medyo inayos ko lang doon sa banyo yung sa likod kasi mas malaki yung mirror doon, so mas madali makita. I think happy na ako. Lilinisan ko na lang ng konti yung bato ko. So, mag-3mm na tayo. Ayan, medyo malinis na. Kamaya na tayo mag-detail. Babuwasan ko na muna itong taas. Nakagamit na ako ng scissors.
Magsa-start muna tayo dito sa may bunks. Nag-trim lang tayo ng konti. Medyo mahirap siya makita, by the way, ha. So, kailangan niya lumapit lang ng konti sa mirror. Yan, basta section by section lang siya. Basta konti-konti lang para safe. Pantay ba yung bangs ko? Medyo mag-ingat kayo dito kasi pwedeng hindi pantay pag ginupit niya ng paganito. May nakita ko sa YouTube, mali yung gupit niya. So, pag ganun yung naging gupit niya, so pag ganyan, hindi siya straight. So, to be safe, huwag na lang natin gupitin ng paganon. Ito talaga mas safe. Huwag ka lang ng konting section din, ganun. Medyo trim-trim lang. And konting-konti lang talaga yung tinitrim ko para di ako magkamali. Yan. Actually, medyo happy na rin naman ako dun sa length. Ito naman yung mainit eh, yung gilid. Ngayon, medyo makapal yung buhok ko, so susubukan ko siyang nipisan. Yung in-order ko sa Lazada na hair scissors tsaka yung thinning scissors, which is yung pag makapal yung buhok mo, hindi siya dumating, unfortunately. Buti na lang meron ako nito. Ito ay galing sa Daiso. Pwede rin siyang pang nipis ng hair. 45 pesos. Murang-mura. Yan, instant nipis siya ng hair. Kuha ka lang na isang section din. Ganyan-ganyan ninyo. Yan, meron nang makukuhang buhok. Same lang siya ng thinning scissors. Pero mas madali yata itong gamitin kasi razor. Instant nipis ng buhok. Pwede rin siya dito sa likod. Or pa ganito pala yung dapat. Yan, pag makapal yung buhok nyo. Yan, ito madali lang siya gamitin. Ayan guys, so medyo naubusan kasi ng baterya yung ilaw. So ginawa ko, nag-detail na lang ako sa banyo. Bali, explain ko lang kung ano yung ginawa ko. Tinanggal ko na yung comb niya, tapos ito yung pinakamalit na setting, which is 0.5. Then nilinis-linisan ko lang yung dito, tsaka yung dito sa gilid. Dito rin sa kabila, ganun. Paikot, pa ganyan. Mas madali rin kasi dun kasi mas malaking mirror dun eh. Doon ko na lang ginawa. Anyway, nag-conditioner na rin ako. Afterwards, para makita ko lang kung ano itsura. So ito yung after. Ayan. I think success naman. Siyempre, hindi kasing ganda nung gupit ng barbero or ng mga salon ganyan. Pero pwede na. Habang naka-community quarantine, pwede nang pang maintenance din yung meron kang ganito, clippers. And based sa review ko dito sa Philips na 3000 series, I would say madali lang siya gamitin, magaan. And yun, marami siyang iba-ibang setting. So ikakabit mo lang yung, hindi ko na-explain kanina nang mabuti nung nag-unbox ako, pero ikakabit mo lang yung comb niya, then ayun na yung mga setting niya. Kung ilang mm yung kailangan mo. Pinaka mataas niya is 23 mm, then pababa sa 1 mm. Then, pag tinanggal mo yung comb, 0.5 mm to. I think okay naman yung gupit. And, yan. So, ito yung vlog ko about cutting my own hair for the first time and reviewing yung Philips na hair clippers na 3000 series, which is binili ko sa Lazada, bukod dun sa pag ginawa kong pag-unbox nito. If interested kayong bumili nito, mga 2.5 yung price niya sa Lazada. Kung malakas loob nyo, recommended item siya. Sa akin kasi nainita na ako dahil yun nga, mahaba na yung dito sa gilid. Kaya naisipan ko, try na rin since wala rin naman akong ginagawa dito during the community quarantine. So might as well subukan ko na rin pag-aralan. That's it. Ito yung end ng vlog. So stay tuned for more, I would say. Thank you guys and see you. Bye-bye.